Good morning and welcome back to another vlog. Hello, Philippines! So yan, gamit-gamit ko na yung aking bagong camera. And today is Thursday, so alam nyo na ang drill natin every Thursday is Homeopath Doctor's Day. Ayan. Pupunta kami ngayon sa temple. Eh, may tumatawag. Wait lang, si Daddy. It's okay. Ano galing? Papuncha lang. So yan, si Daddy nasa temple na. Si Daddy yung nag-a-arrange ng mga listahan, ng mga pila-pila ng mga tao. Kasi minsan nagkakagulo ang mga tao, meron yung hindi marunong pumila. So si Daddy ang nag-represent na gumawa nitong trabaho dito sa temple. So usually umaalis si Daddy maaga pa lang. Naiwan si Mami, si Jackie at si Queenie sa bahay. Pero mamayang hapon, si Mami naman pupunta rin dyan sa temple kasi every Thursday nagdadasal sila. So ayan, bet nyo ba yung aking bagong camera? Ayan guys, as you can see, blurry yung background kasi meron siyang... Is it? I think so, I can see that it's blurry here. Can you try to on and off? On and off, wait. Ito kasi meron siyang settings na ano, pag gusto mo i-gawing blurry background. And ayan! Now it's blurry. Ngayon blurry na siya, so ako lang yung nakikita niyo yung naka-focus. Little blurry. Yes, ayan. Ang ganda diba ng effect? Ewan ko lang. Tapos... in-adjust ko rin yung color kasi ayoko yung mga bright na colors. Usually pag ganon, kunwari kung meron kang yellow, gagawin niyang super bright yellow. Ayoko yung mga ganong kulay. So parang hindi ko ma-explain. Pero inano ko siya sa settings na binawasan ko yung kulay. So medyo nag-green yung aking t-shirt ngayon dyan. Pero ano siya, blue-green. Ewan ko. So I think i-adjust ko pa to. Hindi ko alam kung papaano. Pero hindi dito na kami. Ayan. Sobrang bilis lang. Ito na. Temple na agad. Maybe i-off ko na yung defocus niya. Kasi, ayan. Ayan siya, guys. Hindi na siya ganun kalapit sa mukha ko. Kasi, in-off ko yung stabilization niya. Ayan. Kasi kahapon, sobrang dikit sa face ko. So, guys, punta muna kami dyan sa may homeopath doctor. Meron silang prayer today, guys. So, pasok muna kami, magdadasal kami. So, ngayon naman, guys, dito ulit kami pupunta sa mas maliit naman na temple para magdasal ulit. Tapos na kami dyan sa malaki. So, ayan. Ngayon na pumupunta siya ng temple, lagi na siya nagpapantalon. Right? Nowadays, you wear jeans. Yeah. Mm-mm, kasi may time na pinapayagan nila yung mga nagdadasal na naka-shorts na mga lalaki. May time na hindi nila pinapayagan, so hindi rin namin maintindihan kung bakit. Pero dasal muna kami, guys. Nakatapos lang namin dito sa homeopath doctor, guys. Sobrang init ng sasakyan ngayon. So yan, uwi na kami. Si Daddy na... Did you eat? No, almost. Muntik niya na mabangga yung bisikleta rito sa gilid. So si Daddy, naiwan pa siya dyan kasi siya yung... nagtatawag ng mga susunod-sunod na patient. Medyo natagalan din kami. Anong oras na? I think it's already 12. Is it? Ah, 11. 11:01 a.m. na, guys. Ha, medyo natagalan. And I haven't eaten since morning. Oh yeah, hindi pa siya kumain. But I also only had 2 pieces of biscuits. Mm. Yes. Oh, very light lang ako mag-breakfast. Tapos, kumakain kami ng lunch, mga ano, 2 p.m., 3 p.m., mga ganyan. Tapos wala nang dinner. We don't eat dinner, right? No. We usually eat, ano lang, fruits na lang, guys. Nakakawala rin ng gana yung, ano, everyday na gulay. Ayun. Kaya, wala akong ganang kumain. Pero pag, ano yun, manok yan, ay naku, kakain ako ng kakain. Pero okay na rin yun na nakakawala siya ng ganang kainin. Kasi sobrang konti namin kumain ngayon. Hindi katulad dati sa Poland na pagkagising, kakain ng breakfast, tapos mamaya-maya, lunch na, ayun, tapos wala namang ganap masyado. At least dito marami kaming ginagawa sa bahay. Yun guys, and I think ano, imamasahe natin si Mami mamaya kasi mukha na siyang pagod na pagod. So ayan, ganyan po yung lambing ko sa kanya kapag... gusto ko siyang lambingin. Ayan, minamasahe ko siya. Kasi ako, marunong ako magmasahe. Since, ewan ko, kasi dito sa kanila, wala pang naka-experience magpamasahe. Sa kanyang family, I think si Sumit pa lang ang naka-experience ng masahe. The rest, hindi pa sila naka-experience ng masahe. Kasi nga, hindi rin siya ganun kamura. Dun sa Pampanga, 250 ang 1 hour ng full body massage. Oo.
Tapos dito sa city, yung last na masahe namin, 1,000 plus plus. How much was the massage again? I forgot. Where? In Mohali. 1,200. Oh, 1,200. Hindi pa siya yun yung ganun kabonggang sarap ng masahe, pero okay na rin siya. Ayan. So guys, malapit na kami sa bahay. Yun lang yung gagawin ko mamaya and siguro maglilinis. Tapos balikan ko kayo. Gumagawa ng puri si Mami. Ayan, parang fried chapati daw. Ganyan siya ginagawa. So piniprito nila. Dito sa side, gumagawa si Mami ng dough. Ayan, pinibilog-bilog. Tapos pinaflat niya. Tapos ipiprito. With chickpeas. I don't know how to zoom in. I wanted to zoom in. Hmm? I wanted to zoom in, but I don't know. Ayan. Ah. Yeah, I forgot. Ayan. Ang ka-partner niya, chickpeas. And kid. And kid? Where's the kid? Ah, ito pa pala. Sabi ni Mama, with kid daw. With rice? What is it made of? Rice, milk, and dried fruits. Sugar. Wait, hindi ko na pakita. You should show them support. Yeah, I'm waiting. Ayan, pakita ko kung paano siya ginagawa. Wait lang. Kapag nilagay ni Mami yung isa. And that one is mustard oil. Mustard oil pala to. You made this at home, right? The mustard oil? Is it? Not at home, I mean. Ayan. Basta ginawa din nila yung mustard oil. Ayan, lumobo na. Hintayin lang yan mag-brown. Ito yung isa sa favorite ko na parang chapati ganyan. Tapos na. Igo ulit si Mami dyan sa gilid. Ayan. Is it something for us? Para sa amin, malaking bowl. Kasi nagsishare kami. Isang plate. Ayan, kami nakakain. Wait lang. Kain na kami, guys. Ayan. How is it nice? Fresh. Fresh na fresh. So, minasahe ko si Mami kanina. Kakatapos lang namin. Afternoon. Pahinga siya saglit. Tapos naligo. Kasi nag-start na siya magluto. So, maliligo ulit ako kasi pinagpawisan ako ng bong na kanina. Oh, nice. How many will you eat? Very nice. So what's up, guys? You should show how to make. But it's, it's just dough. Dough lang naman siya. Tapos iprinito lang. Ang sarap. Ayan. Kakaluto lang ng mga. Thank you.
doggies are going to eat their lunch. Special. Oh my god. Special noise. Very noisy. Yep, that's very noisy. Here. Ito ang kanilang lunch, guys. Meron silang kheer, meron silang puri, at chapati. Half chapati for Jackie. Yeah, the first one is for Jackie. Puri for Jackie. It smells like donut. Yeah. May donut siya, guys. Yung kheer, para siyang lasa siyang oats, right? Queenie, it's not for you. Jackie first. It's for Jackie. No. Jackie, it's here. This one. How about the half one? Who's going for birds. He's enjoying. He's enjoying his puri and chapati. He doesn't like other food, right? No, he likes chapati only. See? Yes, see? Indian or Indian. And this half is for birds. Oh yeah, for birds. Yeah, there are some more birdies. Oh yeah, people are asking to me if it's okay with mommy and daddy that I wear singlet at home. Yeah, nobody minds. Yes, and the weather here in India is very hot too. Very hot. They don't say anything. I usually just wear a singlet when I'm about to sleep. So I wore this yesterday night when I went to sleep. It's okay, nobody say anything. But I massage mommy, so I wore the same clothes again. Maybe there. Where? Here. Yes. So yeah, but my parents-in-law allow me to wear this kind of clothes. Yeah. Inside the house, I don't wear this outside. Outside, yeah. You don't wear it, but nobody stopped you. Yes, I just don't like it. Mm-hmm. Wow. Hey, water for them. Now? Yeah. Jackie is gone. So fast. Jackie, why so fast? Are you very, very hungry? He's always hungry. Oh, Jackie's very, very hungry. Enough. She's also done. So fast. We need enough. They like kheer. Come. Jackie. Mommy. Oi, don't please. Mommy. No. Excuse me, queen. Just the queen. Still leaking. It is now 2:20. Ayan, and I think nakaalis na rin sila, mami. Tsaka. Hindi ako naglagay ng anything sa aking mukha kasi meron akong naisip biglang i-content. Pero hindi ko alam kung nasa mood si Mister. Pero nasabi ko na sa kanya na gusto kong gawin yung not my hands challenge. Bali, lalagyan niya ako ng makeup ba? Sobrang init, guys. Grabe. Pangalawang ligo ko na to, pero bago ako matulog, maliligo ulit ako. Ganito po kainit sa India ngayon. And I think i-adjust ko siguro na naman yung settings nitong camera. Parang hindi ko bet yung kulay. Ewan ko lang, guys. And lagi ako napapatingin dito sa right side kasi nga yung screen niya nafi-flip sa kanan, yung Canon sa taas, so okay lang kahit tumingin ko. Tara sa kwarto. Andun sa sunit sa kwarto. Kasama si Jackie and Queenie. So binuksan ko na rin yung aircon kasi sobrang init. So punta tayo sa kwarto. Tingnan ko kung nasa mood na siya kasi malamig na. Ah, wala pa. Nakahiga pa sila. Ha? Nothing. Laging. Ayan. Am I talking to you? Answer! Answer her back. Roti? You want roti? Always roti, hungry. Roti, honey? Roti. Maghanap ng roti. Tingnan nyo. Roti, honey? Pag sabi mong roti, yung ilong niya gumagalaw-galaw. Yes. Roti? Roti, honey? Roti. Puk lagi? Are you hungry? Puk lagi? Jackie's puk lagi, guys. That one is puk. So tired. Oh. What did you do, Queenie? Queenie, what did you do? You slept whole night. You woke up. You eat, and then you sleep again. And still, she's so tired. Pagod na siya. No wonder you're obese. Oh yes, the vet told us that Queenie's obese. Even he, but now he's fine. Yes, because nag-vomit na siya ilang araw.
So pumunta kami sa vet, dinala namin siya, tapos dinala rin namin si Queenie. Sabi nung vet, obese daw si Queenie. Hindi overweight, but obese ang sabi. Oo, kaya tawa kami ng tawa. Obese, Queenie. She called you obese. Tapos, meron ding lalaki kasi dun sa ano, sa vet noon. Tapos tinatanong niya si Mister, kung ilang buwan na daw ba si Queenie. So iniisip ni Mister, siguro nagkamali lang ng tanong, baka ang tanong sa kanya is ilang taon na ba si Queenie. Tapos tinanong niya yung lalaki, ibig mo bang sabihin ilang taon? Sabi niya, hindi, sabi niya, buntis siya, di ba? Sabi sa aming ganyan. So pinagkakamalan siyang buntis sa sobrang laki ng tiyan niya. So how to meet? Should we do the challenge? Are you in the mood now or not yet? Maybe later. Ewan ko sa kanya. Kinuha ko na lahat yung gagamitin. Kasi nga naligo ako kanina. Habang naliligo ako, bigla akong naisip na, ay, magandang i-content yung ano, Not My Hands Challenge. So ayan, kinuha ko siya agad-agad, tapos bumaba ako. Pero tingnan natin kung maya-maya eh, umokay na ba yung mood ni Mister. Kasi binuksan ko na yung aircon. Mainit kasi kanina, kapag mainit, wala yun sa mood. 6:10 PM na dito sa aming bahay. Wait lang. Ayan, dito ako ngayon sa vanity area, dito sa kwarto namin ni Sumit. Ito yung isa sa favorite kong part dito sa kwarto namin na tinutulugan ngayon nila Manfred dahil nga kay Cooper. Kasi meron siyang sariling vanity area. So, ayan. And itong pinto na to, diretso yan sa CR. So, pagkatapos ng maligo, punta ka rito. Meron kang vanity area. Tapos, parang walk-in closet na rin to eh. Itong area na to. Kasi dito may sarili kang parang walk-in closet. Ayan. Tapos, meron cortina. Ayan, diretso na yan sa bedroom. Pero, nakahiga pa sila. Si Sumit at yung mga doggies. So, ayan guys. Wala kaming ginawa. So, hindi namin ginawa yung Not My Hand challenge. So, ako na lang maglalagay ng kilay ko at saka lipstick kasi putla-putla. Ayan, nilagay ko dito sa bag yung aking mga makeup kasi nga gusto ko sana gumawa ng video. Pero siguro bukas na lang kasi wala daw sa mood si Sumit. Maglagay ako ng kilay. Kasi wala pa akong nilagay sa aking kilay. So ayan, medyo kumakapal na ulit yung aking buhok sa kilay. Depende rin kasi siya sa lighting and depende kung anong camera yung gamit ko. Sa Canon M6 Mark II, medyo nafifade niya yung kulay ng aking kilay. Kaya parang minsan, parang wala akong kilay. Pero meron siyang buhok, guys. Kumakapal na rin siya. Hindi pa siya ganito. Hindi pa ito yung parang fuller version niya. Meron pa tong ikakapal guys, pero ewan ko bakit sobrang tagal ng kanyang pagtubo. Ito na yung pinakamatagal yata na pagtubo ng kilay ko. Kasi usually 4 na buwan ang inaabot bago siya tumubo ng full na full. Pero this time, sobrang tagal. Mga ano na to, 6 months mahigit na yata eh. Ayan, meron na tayong kilay. Tapos, konting lipstick kasi maputla yung labi. 7 PM na guys, and wala akong magawa sa bahay, so pagtitripan natin si Queenie. Patakbuhin natin siya dyan ng patakbuhin sa harapan ng bahay para ma-exercise siya. Queenie will exercise! Okay. Wait lang, liwanag. Wait lang guys, lagay ko yung camera dito somewhere out there. Siya dito sa kanyang higaan. Ayan. Dinala niya na dyan yung bola. Kuy! Come here. You're not yet done. Patakbuhin kita. Kala mo? Thank you.
Catch it, Jiggy. There. Catch it. There. Go catch it, Jiggy. Tinitingnan niya yung langgam na naglalakad. Ang laki langgam. Is that an ant to me? Jiggy, ay! Pinapanood niya kanina eh. Nope. Doesn't care anymore. So yan guys, dito na kami sa kwarto. Nakaligo na ulit ako and nakapantulog na ako. It is now 9:59. Kakatapos ko lang mag-edit ng kanyang video. Si Queenie, ready to sleep na. Ayan. At ang kanyang daddy, ayan, ready to sleep na din. Tinititigan niya lang ang kanyang anak. Oh, tara, let's go. Iihi daw sila. Paihiin ko daw. Adjo, 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 adjo. Shushu, ay. Ah, shushu. Shushu. Shushu, doggy, shushu. Shushu. Go, 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 go. Careful. Let's go outside. Excuse me, green green. Go! Shh! Go. Ayan, papaihiin natin sila. Shushu. Mas okay tong camera na to, guys. Kapag merong flashlight, yung dun sa Canon M6 Mark II ko dati, kahit may flashlight, wala kayong makita. Pero ayan, nakikita nyo pa yung kotse, oh. Ayan. Okay na, go na, shushu na. Papaihiin ko lang naman sila. Ayan, out of focus na. Ayan. Kanya-kanyang inspection na po sila. Medyo mahangin ngayon sa labas. Kanina sobrang init. Nag-out of focus si Jackie. So ayan, kapag gabi, nakakailang beses sila ng ihi kasi inom sila ng inom ng tubig. Hindi na siya nagpo-focus, guys. Nahihirapan siya. Ayan, mga tatlo, apat na beses silang lumalabas. Puyat na si Sumit. Yan, kita niyo ako, guys. Kakatakot eh. Sige, paihiin ko lang muna sila, guys. And after nito, relax rin muna ako. So, I think end ko na yung vlog, guys. Don't forget to like and subscribe kung gustuhan nyo. And I hope to see you again next time. Bye!